Nananatiling matatag ang mga residenteng naapektuhan ng kalamidad sa Cagayan Valley at Bicol sa kabila ng sunod-sunod na sakuna na humagupit sa kanilang rehiyon. Narito ang report. Naabutan namin sa Aling Dumitila na inaayos ang kanilang Christmas tree sa kanilang bahay sa Barangay Gusinorte, Tugigaraw City, Cagayan. Nasa mataas na bahagi ito ng kanilang bahay. Baka raw kasi abutan ng baha. Inano ko yan kasi dalawang beses na nabaha kaya tinaas ko ulit. Tapos ko na hinugasan nung unang baha, nung malaking-malaki na baha yan. Pero itong pangalawa, inano ko ulit kasi siyempre dyan lang masaya ang mga apo ko. Sa kabila ng unos, nananatiling positibo sa buhay si Aling Dumitila. Masaya pa rin daw nilang ipinagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang mag-anak. Pagsubok lang naman ito eh. Hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi mo kakayanin, diba? Nakabalik na sa kani-kanilang tirahan ang mga evacuee na inilikas sa Tugigaraw City dahil sa pagbaha. Wala na rin pagbaha sa syudad. Simple lang daw ang naging selebrasyon ng mga evacuee. Nagpapasalamat na rin daw sila sa kaunting handa sa Pasko. Pero naman po yung mga sardinas at yung mga bigay po nila. Mga nagbigay po ng mga volunteer, may binigay din yung spaghetti. Sana wala nang ganito, tanghirap na ng buhay namin. Sa gitna ng kalamidad, isang biyaya ang natanggap ng mag-asawang Marcelo at Cristina Bulaki. Noong December 2020, isinila ang kanilang pang-apat na supling sa barangay hall ng Anafunan East na nagsilbi nilang evacuation center. Ang kanilang baby, pinangalan ng Vicky na hinango sa bagyong Vicky. Sana yung simbolo ng bata kayo, sana hindi naman mauulit sa ganitong nangyayari sa ating bayan. Salamat po sa Panginoon na nabuhay yung bata sa sinilang ng asawa ko. Habang abala ang karamihan sa pag-Christmas shopping o paghanda ng pagkain para sa Noche Buena, ibang bagay naman ang pinagkakaabalahan ng ilang residente sa Camarines Sur. Si Maribel patuloy ang pag-aayos ng gamit sa bagong bahay matapos na ngayon ng bagyo ang kanilang bahay at ari-arian. Kwento niya, magdadalawang linggo pa lamang sila rito matapos ang lampas isang buwang pagtira sa tent sa tabi ng kalsada sa Umbao, Pulpog, Bula. Maganda sa pakiramdam. At least doon na kami sa sarili naming tahanan kaysa naman dito. Ang init, naramdaman namin yung init. Ang pag umuulan, tumutulo. Joan Punsoy para sa GMA Regional TV.